focus sa internet at social media. Sa panahon ngayon, dahil sa pandemya at nagmumodule lahat ng mga mag-aaral o nag-online class, dahil sa sitwasyon ngayon, ipuhulat ko sa inyo dahil napaka-importante talaga sa mga mag-aaral ang social media. Kailangan din ng mga pamilya na suportahan ang kanilang mga mag-aaral na kanilang mga anak. Gaya ng mga social media, kailangan tayong magbayad ng bills, maghulog ng isunit, magbayad ng wifi, kahit ano. Basta masuportahan ang kanilang mga mag-aaral na anak. Dahil gusto ng mga magulang na makatapos ng pag-aaral. Dahil para din sa kanilang kinabukasan. Kailangan din magtiyaga dahil sa panahon ngayon. Kahit mahirap, ginagawa pa rin ng mga magulang at sinusuportahan pa rin kahit sa online. Sa online class, modules, napaka-importante talaga ang internet dahil hindi nila alam tungkol kung ano ang mga binibigay ng module kahit ganito. Hindi nila alam ang mga sagot. Kailangan pa ng internet. I-research pa para malaman at makasagot ng maayos ang mga mag-aaral. Tungkol naman sa social media, alam naman natin na maraming naaaliw sa panahon ngayon dahil alam naman natin na bawal lumabas. So, ang mga mag-aaral nakababad talaga sa social media o internet, nakababad talaga. So, sa panahon ngayon, lahat ng mga millennials nakatutok sa social media. Alam nila kung ano ang mga mangyayari o balita o gaya ng Miss Universe. Dahil palo tayo, wala na tayo pang bato. So alam natin sa hindi pa lumabas ang pageant, kampanta na tayo dahil atin daw ang corona. So talagang naka-disadvantage at advantage talaga ang ating kaisipan ngayon dahil sa hindi tayo makaaaliw sa labas, hindi tayo makapunta ng mall sa syudad, mag-aaliw sa labas, mag-party-party, mass gathering, bawal eh. Kaya sa mga panahon ngayon, kailangan talaga natin pag-isipan at nakamukmok. Yung iba nga, maraming nag-suicide dahil sa stress sa panahon, hindi makalabas, walang trabaho, walang ayuda. So kailangan talaga nating maging malakas para mabuhay tayo at magtulong-tulungan sa panahon ngayon. At hindi lang sa pagtulong-tulungan, kailangan nating protektahan ang ating pamilya, sarili, kaisipan, at maging sa ating mahal sa buhay. Yun lamang po, maraming salamat. Hi guys, gagawa ako ng maikling video tungkol sa balita, sa radyo, TV, sa pang-araw-araw naming bilang isang estudyante. Napakahalaga talaga sa amin ang mga balita galing sa
radyo. Dahil malalaman namin kung ano ang kalagayan ng panahon, pangyayari sa labas na dahil sa pandemya, hindi kami makalalabas, makikinig lamang kami sa mga radyo kasi sumusunod tayo sa protocol ngayon dahil sa pandemya. At kami naman po ay nakikinig at nanonood ng television gaya ng mga balita sa social media para hindi kami mangmang sa anumang pangyayari sa buong mundo. Katulad ng COVID-19, marami nang namamatay dahil sa walang disiplina ng mga tao. Bilang isang mag-aaral, kailangan namin kailangan namin sumusunod sa mga protocol gaya ng mga social distancing, face mask, face shield, kahit ano para iwas COVID-19 at para din sa protection sa ating pamilya. Hindi na tayo mga bata para pagsabihan pa dahil alam natin kung ano ang dapat nating gawin. Bilang estudyante, sumusunod tayo ng anumang utos ng ating pamahalaan at makikinig kami sa mga balita tungkol sa mga COVID, mga masasakit, COVID-19. Dahil ito ay nakamamatay na virus. At sa ating weather, kasi alam naman natin nga iba-iba ang mga sitwasyon. Mainit, umulan, malakas, may dalugdog. Hindi natin alam, baka lumindol. Kaya napaka-importante talaga sa amin ang radyo at television bilang isang mamayan sa ating komunidad.